Ibe-sibe and franchise. Straight answer, yes or no? Yes, but I am for the no to shut down sa istasyon. Sabi ko pa ulit, hindi ka plastikan yun ha. Dahil marami akong friends sa loob. Andiyan sila Kuya Boy Abunda. Yung nga, ang daming mga friends ko dyan na trabaho. Sila Ibiang, sila Arjo Atayde, mga anak ko yan eh. Sila Pati Garcia, ando sila involved, Jody Santa Maria. Pero sabi ko lang, I'm not to shut down, pero I have to respect the rule of law. Diba Kim? Kim Chu, hello. Yung rule of law ay gusto ko lang sundan nila. Kumbaga, huwag kayong talak ng talak. Nanood sana kayo ng mga hearing, di ba? At doon nyo kinuha ang mga opinion ninyo. Mahirap kasi yung dakdak ka lang, dakdak, galit ka ng galit kasi pinasarang ABS-CBN, hindi ka naman nanood ng hearing kasi matapang ka lang, mataray ka lang. Hindi, manood ka ng hearing kasi andun yung amo nyo. Andun si Katigbak, andun si Sir Mark Lopez, andun si Miss Cory Vidanes at kung sino-sino man doon mga boss nyo. At isa-isang binabato sa kanila yung mga allegations. At umuoo sila, ina-acknowledge nila. So, ibig sabihin, aware sila na sila ay nagkasala. Bakit hindi nyo matanggap? Eh, di ba? Kung hindi nyo matanggap, tapos kumbanatin nyo sila Marculeta, si Del Defensor, si Kalida, sabi nyo mabukbuka mamuka, binanatin nyo on that personal level. Di ba? Siyempre, kung ako rin sa kanila, ay, teka, mapipikon ako sa inyo. Di ba? Kaya ang ginawa nila, ginalingan. Ginalingan ang research at ang investigasyon na wala kayong lusot o ano na pala nyo, eh di nga kayo. Ngayon patapos ng hearing, o di ba? Patapos ng hearing, magbubutuhan na sila. Sana, bahala na sila, di ba? Bahala na sa kung anong desisyon nila dyan. Pero kayo mga taga-ABS, sana pakiusap ko lang, huwag kayo masyado kasi masyadong matapang. Huwag kayo masyado kasi mayabang. Wala na nga eh, di ba? Makiusap kayo. Mapakumbaba. Di ba ganun sa buhay natin? Batas ng buhay yan eh. Kung ikaw ang nakasakit, kung ikaw ay nagkasala, ikaw may kasalanan, ikaw nagpapakumbaba, ikaw apologetic, hindi ikaw yung parang mas mataas pa sa kanila. Don't demand for the franchise. Request. Alam niyo, nag-aaral kayo sa school? Di ba tinuro sa atin demand and request? Di ba? Request. Malumanay. Hindi yung ABS-CBN deserve a franchise. May picture dun sa labas ng ABS na akala mo, huy, tumigil ka. Alam mo, hindi man kayo apektado eh. Apektado yung mga trabado doon, o yung mga maliliit na trabado, o no? Maasal na naman sa kita nila sa pagtrabaho na sa ABS for many years para ibuhay sa pamilya nila. Naging collateral damage sila dahil sa kagagawa ng mga amo ninyo. Yung nga paulit-ulit ko sinasabi, kung totoong mahal kayo ng mga boss niyo sa ABS, bakit na pinabayaan yung prangkisang yan? Dapat noon pa lang ay inayos na nila para hindi kayo naapektuhan. Nag-doble-doble ngayon, double jeopardy. Nagsara kayo, may pandemya pa. Kahit may prangkisa nga tayo ngayon, Diyos ko, hindi naman tayo makagalaw eh. Pero kahit papano, may mga trabaho sa loob. May papasok ng mga sponsors. Yun ang point eh. Hindi dahil sa galit ka sa ABS, hindi... May personal akong issue with ABS, with DZMM, for what they did to me. Pero hindi ko pwede generalize ang ABS. Because ABS, pinagkakautahan ko ng malaki utang na loob yan for the past 20 years, including that 17 years I worked for DZMM. Kaya don't get me wrong. Kung ayaw maniwala, bahala ka sa buhay niyo. Hindi ko kayo pinipilit. Hindi kayo makakabawas sa pagkatao ko. Hindi kayo makakatulong sa ekonomiya ng buhay ko. Migil kayo, no? Straight answer, yes or no? Renew? ABS-CBN franchise. Oh, yes, but. Ganon. Yes, but. They have to comply. They have to fix everything. Kahit sabihin mo na, tomorrow, after na magbutuhan sila, doon pala sasabihin ko na yes, bigyan ng franchise. Pero ilatag lahat, dapat gawin nyo to. With conditions. Pag hindi na nagawa, babawin ko yung franchise. Yon. Yung condition na yun, yun ba yun sa mga executives? Yun ang mga condition na tinatabi mo? Damay sila lahat. Damay sila lahat. Lahat ng pinukomplain about them. Dapat ayusin nila. Kasi actually, tayo nga, hindi natin alam na may mga ganun sa violations, di ba? Until we just heard the hearing. Noon nandito na yun, ako lang gulat ako. Oh, talaga, may ganito? May problema pala ito sa ano sa mga amkara. May mga paggamit ng frequency, mga nandaya. At saka, teka lang, anong yan sa citizenship? Yung taxes?
yung mga PDRs, ganun pala yun. Hindi natin alam yun. Malay naman natin, di ba, sa operation, sa mga ganyan mga eksena. Ang alam mo natin, mag-interview sa artista, di ba, at magkwento sa ating mga programs. Pero hindi ko alam. Tapos doon nagising ako, sabi ko, grabe pala, no? And these are major violations, ha? Na kung iisipin mo, kung tutuusin, ha? Kung susundan mo lang, hindi talaga sa mabibigyan ng franchise. Ang bibigat ng mga bintang sa kanila at in-acknowledge ito ng mga bosses nila. Alam nila yun, di ba? Aware. Aware sila. So bakit sa palagay mo, alam nila na yung franchise, eh, yun na nga mag-lapse na, di ba? Mm-hmm. So bakit hindi nila inayot? Kaya sabi mo, talagang ba inayot? Bakit hindi nila inayot? You know, because they thought they could get away with it. For the longest time, they lorded all over the media institutions and the country. Nakailan presidente. Mula nung naibalik yan, Diyos ko, ako nga. Sabi ko, kaya ganun ko lang kamalang ABS-CBN kasi isa rin ako sa mga nag-rally noong 1986 at pumunta sa ABS-CBN para maibalik yan sa kanila from the Marcoses. Remember that time? Andun kami. Diyos ko, para kami mga frontliners na nakipag-gulo rin kami para lang kasama nila Aga Mulak doon sa gita ng EDSA. Yung mga si Aga, di ba, nung pasagasa pa sa tangke. Alam mo yung ganun? Andun kami noon, mapanahon na yun. So kaya ganun lang kalapit sa akin sa puso ko ang ABS-CBN because the real Lopezes, yung mga tunay na may-ari talaga nila, Vice President Lopez, are from Iloilo. I was very close to La Junji, yung mga pinsan nila Gabi. I was the advisor La Junji, but you know, wala na sila kasi si Junji is dead. Kumbaga, the father, the real father. I'm very close to the Lopezes of Iloilo. Mahal na mahal ako ng mga yon. Pero syempre, iba naman kasi ito eh. Sila na ang humawak eh. So sabi ko, kaya ganun kalapit sa akin ng ABS-CBN. So ang sasabi kong dapat lahat ng kondisyon ay sundin nila because nakita naman natin kung saan sila lahat ng kulang. Kung anong mga violations ang in-acknowledge nila na nagawa. Sana ayusin nila lahat. It's not just about taxes. It's also about labor. It's also about yung operations, yung mga kung ano. Everything. Kaya yun ang kondisyon. Ako, yes, bigyan ng franchise, but ganoon, lahat yun, gawin nyo lahat. Kasi lalo pa at tinanggalan kayo at kinwestiyon kayo, nagkaroon ng doubt, doble effort kayo talaga dapat. More than you can offer. Diba? Kumbaga, with a promise in your heart na aayusin talaga namin ito diligently, na walang mintis. Kasi pinagdaanan nyo na eh. Ang dami pa ng kalukaan, ang dami pera talaga, no? We're talking about hundreds of billions.